Yan mga pinsan. So, since nagbigay tayo ng sombrero, tuturuan ko kayo kung paano linisin yung mga cup na meron kayo using simple ways, and then hindi gaano komplikado yung mga material na gagamitin natin. So, pakita ko muna nung mga material. Pakita ko muna yung mga material na gagamitin natin. First, of course, you need to have this one, the hat or cup, right? So, meron akong dalawa rito. As you can see, may mga puti-puti sila. Hindi naman gaano silang marumi. But, just in case you need some tips para linisin sila, kaya ginawa ko to. But this one, medyo may karamihan. As you can see, makikita nyo naman na may mga spot siya. I'm not sure if na to yung pawis ba to or putik ba to o saan to galing. So, we have the hat. Then, you need the shoe brush. Eh? Okay. Kailangan nyo rin ng brush. Ng... Then, warm water. You need palm leaf as well. Yung panghugas ng plato. Sabi ko sa inyo, we're not gonna use complicated na mga things or mga gamit or mga pre-promote ng mga kung sino-sino. So, mag-start na tayo. Una nyo gagawin is brushin nyo muna yung sombrero. Dapat pababa siya. Like dahan-dahan, as you can see. Para lang matanggal yung mga dust or yung mga alikabok or yung mga buhok-buhok na maliit or kung anumang duming nasa sombrero. Handaanin nyo lang. Always pababa dapat yung hagod. So same here sa brim. Ganun din yung gawin nyo. Kasi hindi nyo nan-notice o napapansin, may mga maliliit na naka-stuck dito. Alikabok yun. Then, it's up to you kung gusto nyo rin gawin yung sweatband. Kasi, yung sa akin, hindi naman siya ganong marumi dahil may rotation nga ako ng sombrero. And this one, hindi rin siya ganong karumi, pero same procedure pa rin, diba? Then once nagawa nyo na yun, nakalimutan ko isama yung towel dun sa introduction na gagamitin natin. I-dip nyo lang yung towel sa maligamgam na tubig. Then start nyo lang punasan yung mga spot na gusto nyong alisan ng dumi. Unahin natin ito kasi medyo madumi. Yung pinakaloob ng brim, mga pinsan, ito. Kuskusin nyo yan kasi dyan talaga sumusok-sok yung mga alikabok eh. Kuskusin nyo na maigi. Kita nyo yung kaninang dumi rito, halos mawala na. Then, kukuskusin uli natin yan. Pero lalagyan natin yung tubig ng panghugas ng pinggan. Kahit anong panghugas ng pinggan, basta hindi siya ganun katapang, pwede nyong gamitin. Yung mga joy, pwede yun. Huwag kayo matakot na gumamit o sumubok ng mga ibang bagay. Kasi alam ko yung ibang collector eh, gusto nila safe din yung mga ginagamit nilang panglinis sa mga gamit nila. But since karamihan sa atin sa Pinas walang pambili nun, pwede naman tayo mag-improvise, diba? Pinunasan ko yung under frame niya kasi medyo marami. Yung sweatband, sabi ko nga sa inyo, nasa inyong decision nyo kung gusto nyo basahin to or linisin to. Pero same procedure din, punas-punasan nyo lang.
So we're gonna go put this. Ginagawa mo! Teka na. So same procedure, ganun lang din. So kailangan nyo lang siyang punasan ng hanggat satisfy na kayo na malinis na. Then, after nun, pwede nyo na siyang patuyuin using like air dry lang. Kung kailangan nyo gamitin yung sombrero, kung may mga blower kayo sa bahay, pwede nyo gamitin yun. But, ingat lang din kayo kasi nung minsan ginawa ko yun, yung kulay nung isang sombrero, nag-fade. Siguro dahil sa sobrang init din nung pagkakano ng blower. Magmamadali kayo, pwede nyo gawin yun. But kung hindi naman, air dry lang, kahit magdamag, para mas maganda yung kalabasan. I think any dishwashing soap pwede nyong gamitin. Mura lang yun sa atin, diba? Mahugas ng pinggan. Kaysa bumili kayo ng mga nasa mall, katumbas na nun, halos isang sombrero na. Pahit ako sa inyo mamaya ako. Anong nangyari? So, kung nakikita nyo, dun sa towel, yung isang side lang yung binasa ko. Kasi hindi ko na siya iriran ng water ulit eh. Pupunasan ko na lang siya after kong lagyan ng sabon. Punasan ko muna siya uli ng dahan-dahan. Kalimutan kong picture lang kanina yung, yung dumi ng sombrero para nakita nyo. Lapit ko sa inyo, kita nyo yung mga dumi kanina rito. Yung mga spot alis wala na, then you just have to air dry it. Sabi ko nga sa inyo, air dry nyo lang, then okay na yun. Yung mga ibang part, kita nyo yung iba, medyo iba yung kulay kasi medyo tuyo yun sa tubig. So tapos na tayo dito sa isa. Tirahin ko lang dito yung isang to, pero hindi naman siya karumihan kaya mabilis lang siguro natin matatapos to. So ayan mga pinsan, as you can see, nalinis na natin yung sombrero, yung dalawang sombrerong pinakita ko sa inyo. Hopefully nakakatulong ako. Then next video, papakita ko naman sa inyo yung life hack ko kung paano natin tatanggalin itong mga kulubot dito. Kasi mostly ng mga sombrero, lalo pag in-order natin online, pag pinaship na sa atin, nakaganito. So ang tendency talaga malulukot yung bandang gitna ng sombrero. Pakita ko sa inyo kung paano siya straighten up. Oh, hanggang sa ulitin, salamat.